friends, welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button and ring the bell para updated ka sa aking mga videos. And for today's vlog guys, hindi tayo magmumukbang. Tama po, hindi tayo kakain ngayon. Ang gagawin natin ngayon is i-share ko sa inyo ang isang tutorial kung paano gumawa ng Raffy Tulpo in Action Template. So, ano po yung sinasabi kong Raffy Tulpo in Action Template? So, eto siya guys, tingnan nyo. Yan, yan siya guys. So, nakaka-excite diba? Kaya pwedeng-pwede nyo siyang magamit sa project nyo sa school or kung meron kayong gustong video na look-alike nung kay Sir Raffy, kay Sir Raffy na template. So, ayun guys, tuturo ko siya sa inyo. So, sa mga gustong makareceive ng mismong template, pwedeng-pwede, isi-send ko yun sa inyo. Just don't forget to click the subscribe button. Dito sa description box below, ilalagay ko yung email ko. So, email me kapag gusto nyo makuha yung template. So, bago yon, ito muna, ituturo ko na sa inyo yung kung paano gumawa using KineMaster. Hi guys! So, sisimulan na natin ang tutorial kung paano gumawa ng lookalike Raffy Tulpo in Action template. Una guys, kailangan sa cellphone nyo meron na kayong KineMaster. Kung wala pa, mag-download na kayo sa Play Store. And yun yung gagamitin nating pang-edit. So ako, meron na akong KineMaster. Open lang natin yung KineMaster. And then mag-recreate tayo ng bago. Ayan. And then iselect nyo lang yung aspect ratio, which is 16:9. Then guys, yung una, ang i-insert nyo is background. Click nyo yung background. Any color will do. Kung black man yan, white, orange, kung ano man yung mapili nyo. Ako, pipiliin ko is itong orange. Then check. Yung background nyo guys, pwede nyo yung i-adjust. Kung ilang segundo man yung gagawin yung project or video. So ako, yan. Yan muna. And then guys, kapag okay na, adjust lang natin ng konti. Ayan. So, mag-i-insert tayo ngayon nung lookalike template nung sa Raffy Tulpo in Action. So, isa-shoutout ko lang po si Ron Hab na channel. Sa kanya kasi, meron siya naka-upload na video about kay Raffy Tulpo in Action template. Since hindi ko rin siya magagamit dahil meron dun sa video ni Sir Ron, meron na siyang nakalagay na picture and mga salita. In-screen capture ko na lang yung bakanting portion. So, shout out and credits to Sir Ron Hab. So, yon. Puntahan natin yung layer. I-add natin yung na-screenshot ko. Yung in-screenshot ko, guys, in-edit ko na rin siya. Pinatingkad ko yung kulay kasi medyo malabo. So, select lang natin. Layer, media, screenshot. So, ito siya. Yan. So, yan siya guys. Pindutin nyo lang pag na-insert nyo ito. And then, itong para maging buo. Okay. Tapos, check. So, buo na siya guys. Yan na yung unang template natin. So, makikita nyo itong rectangle na to, dyan nyo ilalagay yung picture. So, pwede nyo i-adjust to guys. Yan. Kapag meron na kayong ganyan, pwede nyo nang lagyan ng picture. So, tingnan natin kung meron akong pwedeng ilagay na picture. Media. Pili tayo. PixArt. Try natin. Ito. Yan. So, ito guys, inedit ko to sa PixArt. Sa PixArt ko yan inedit. Yung picture ko na yan.
pwede nyong tanggalan ng background. So, ayan, sakto-sakto, diba? Ilagay ko yung picture ko. Pwede nyo ilaki. Sakto lang. Para sakop siya ng box. Ayan. Diba may picture na? So, paano naman natin lalagyan ng salita? Or yung pinaka-caption? Kung sino yung nagreklamo, kunyari. Okay, so lagyan natin layer and then text. Ang nagreklamo. Yan. Okay. Taas natin siya. And then, pwede nyo siyang i-edit, guys. Sa mga hindi pa marunong mag-edit sa KineMaster. Ayan. Pwede mong palitan yung font. So, ito gusto ko. Tapos, color. Okay na yung kulay niya, no? Medyo ilaki lang natin. Pag plinay nyo siya, guys, ganito yung itsura. Diba? Parang may kulang. Gagawin natin itong ang nagreklamo, lalagyan natin ng animation. So, paano natin siya lalagyan ng animation? So, una, i-click mo yung ang nagreklamo and then in animation. Hahanap tayo ng parang nagtatype. Fade pop. Eto. Letter by letter. So, ganito siya. Yan. Okay, so check natin siya, guys. Then i-play natin ulit. Yan, meron na. So ang next naman natin, maglalagay ulit tayo ng layer. After ng ang nagreklamo, maglalagay tayo. Ayan, tatapat nyo lang siya, guys. So ayan, pag ginalaw nyo ang nagreklamo, pagkayari nyan, stop nyo na dyan and then maglagay ka ng another layer, which is text. Lagay nyo yung pangalan. So, lagay natin Boss Joanne. No, yung real name ko na lang, guys. Joanna. Ayan. So, ganun lang din ulit, guys. Palitan natin yung kanyang font. Pinarehas ko lang. And then, yung in animation niya is letter by letter din. Okay. So, i-play natin ngayon. Yun. Pwede natin siya igilid. Yan. Ilaki ng very light. Pagkatapos, mag-a-add ka ulit ng layer. So, itapat lang natin. Pagkayaring mag-type nun. So, layer. Edad. Lagyan natin ng edad. 29 years old. Same lang din yung process na gagawin. And then, in animation natin, letter by letter. Okay, check. Click natin, then itapat natin, 29 years old. So, guys, yung ang nagreklamo ni nasa taas, saka yung Joanna Marie, ay yung Joanna Realista, pwede natin siyang i-adjust para hindi siya mawala. So, itong picture, i-adjust natin siya. And then, ang nagreklamo, i-adjust din natin. Dapat pantay. Ayan. Para hindi rin mawala yung Joanna Realista at saka 29 years old, isasabay nyo siya. Ayan, ipapantay pati 29 years old.
So yan, ganyan guys, para hindi mawala yung nasa taas, kailangan pantay-pantayan yung haba. Ipinasok lang mo lang yung jowa na realista, yung name at saka yung edad, pagkayari nung isang effect. So halimbawa, ayan, ang nagreklamo, tapos na yan, na, yung effect ng ang nagreklamo, isusunod mo na yung name, dyan mo itatapat yung guhit na to, itong pula na to. Then, tsaka ka pala mag-a-add ng layer. So, lumitaw ngayon si name, Joanna Realista. So, nayari kasi yung typing ng Joanna Realista, kaya itinapat ko dito yung pinaka-pink na pahaba, tsaka pa lang ako nag-add ng layer para sa edad. So, ayan, ganyan siya. Tuloy-tuloy na siya, diba? So, mag-add pa rin tayo ng another layer. So, kayo, kung anong gusto nyo, nireklamo. Kunyari, inireklamo ang asawang babaero. Guys, hindi babaero yung asawa ko. Sample lang po ito, ha? Sample lang po. So, ayan. Lagay natin ulit. Same process lang po. Yung font natin, papalitan natin. And then, yung animation niya is letter by letter. Medyo mahaba siya. Kaya, edit natin. Ibaba natin. Yan. Tapos, medyo ilaki. Ayan. So guys, kung mapapansin nyo, hindi na siya nakapantay. Ibig sabihin, yung background, kailangan na rin natin i-adjust kung hanggang saan siya. Ayan. So pati yung itong image na to, i-adjust na rin natin siya kung hanggang saan nayari. And then, pati itong mga nasa taas, para lahat sila is hindi mawala. Pantay lang natin lahat. Kasi guys, kung hindi mo yan i-adjust, mawawala yung nasa taas. Okay. Pati yung ito. Siyempre, yung picture din natin, kailangan naka-adjust siya. Kasi mawawala yung picture eh. So, yan guys, tingnan natin na kung ano yung itsura. So, guys, medyo natagalan dun sa inireklamo or yun sa reason ng pagrereklamo. I-adjust natin siya dito. And then, yan. So, ayan guys, nasa sa inyo kung gusto nyong paiksiin yan or mag-a-add kayo ng another, pwedeng i-adjust nyo ulit ito, itong background nyo, i-adjust nyo yan. And then, after nun, dahil tapos na, tapos na yung image, maglalagay tayo ng panibagong image, which is yung nakabaliktad naman. Ang ilalagay nyo na doon, kung sino yung inireklamo. So, eto naman yung side na yon. Pindutin nyo lang ulit to, tapos buuin. So, ayan guys, yan na yung next yung template. Pag pre-name nyo, ganito ang kalalabasan. So, medyo nahaba lang. Pwede nyo siyang i-exe. So, yan na yung next niyang template kasi na-insert mo na eh. Yung kabila naman. So, picture ng inireklamo yung ilalagay dyan. Paano naman yung sa sounds, guys? Doon sa template na in-upload ni Sir Ron Hub, dinownload ko yung video niya and then i-convert ko siya sa MP3. So, try nating lagyan ng audio. So, meron ako na-convert. Nalagay natin siya. Tingnan natin kung maganda yung kalalabasan.
So, eto siya. O, diba guys? Meron na kayong template. Pwede nyo nang lagyan ng susunod na mga video. Pwede nyo ilagay yung picture nyo. May template na kayo guys. And maganda yung kinalabasan niya. Ulitin natin. So, yun lang guys. Hanggang dyan lang yung ituturo ko sa inyo. And kung gusto nyo yung template guys, nasa description box yung aking email. Pwede nyo akong i-email. Just don't forget guys to click the subscribe button para masuportahan po ninyo ako. And maging updated po kayo sa mga susunod kong tutorial. So yun lang guys. Maraming salamat. And please keep on watching. Thank you.